ayan, mapapansin ninyo, itong mga leaves na to, straight lang siya. Pero pag pwede na daw harvestin, ito yung mga medyo nag-grow out wide na siya, no? Yung medyo yes, nagbe-bend na siya. Yes, sir. Kasi meaning yun, matured na. Yes, sir. 150,000 pesos. Imagine, kung talagang nag-mature na po lahat ito, sa isang puno, let's say 10 leaves, okay, per harvest, and you have 100 plants, ang pwedeng kitain po sa isang pag-harvest lang is 150,000 pesos. Again, liit lang nito, sir. Every kailan ang harvest? Every month po pwede. Every month. So possible, monthly, 150,000. Depende na po yun doon. Okay, raw materials pa lang raw po yun. Pa lang yung pinag-uusapan siya natin. Yes, sir. That's 150,000 per month. Raw material pa lang, sir. Once much na, more pa kapag na-process na siya. Yeah, it's processed. Siguro, sir, mga 4 times ang kita mo doon. Wow! Ito pa, masama, no? Maliit pa lang tong farm mo, yes, na to. This is only 10 meters by 12, 12 meters. So imagine kung may isang hektarya ka nito. Wow. Mas malaki yun. What's up, Kabidyo? Art Sinobago here and welcome to another episode of Abidyo Stories. What's up, mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo sa Barangay Sumalo, sa bayan po ng Hermosa, sa lalawigan po ng Bataan, na kung saan ating bibisitahin ang isang Aloe Vera Demo Farm. At the same time, kikilalanin po natin dito ang isang former OFW na ngayon nga po ay nagtatanim ng Aloe Vera dito sa Bataan. Let's go! Ayun! Hello, sir! Morning! Hi! Good morning! Ayun, busy-busy si sir, ah! Musta po kayo, sir? Mabuti po. Ano pinagkakabalaan po natin ngayon, sir? Ayan po. Actually, busy kami mag-propagate ng aloe vera. Yung mga seedlings, tinatanim namin sa bagong location. Talagang busy-busy na. Anyway, sir, bago po ang lahat, pwede po ba mong magpakilala po muna tayo sa ating mga kabidyo? Hi, kabidyo. Ako po si Romeo Marbella. Dati po akong OFW. Ngayon po, I am into farming. I do consultancies with aloe vera po. OFW, sir, anong bansa naman at anong trabaho? Ayun po, sa Abu Dhabi po ako. Middle East? Yes, sir. Okay. Although bachelor in science in forestry po ako, but then hindi po ako nag-practice. Medyo binalikan ko po siya ngayon because before I was into oil and gas. Ang layo po. Refinery, mga yes, ganun sir ba? Oo, okay. I was in the quality management system ng oil and gas, but now mas mahal ko to. Pero may somehow, kahit sa forestry naman, may touch pa rin ng environment, di ba? Yes, sir. Okay. Course, yes. So ngayon, sir, dito sa demo farm mo, ito pa yung mga tanim ninyong aloe vera. Bakit nyo naisipan na magtanim sa ganito? Actually, before I went into oil and gas, nakapasok ako sa isang big company. It's an American company, no? They are the biggest producers of aloe and processor of aloe, manufacturer of aloe. And I'm thinking, hindi ito ganun ka affordable sa masa. Okay. Mm-mm. And of course, it's imported, no po. Then I'm thinking, sabi ko, what if the Philippines venture into producing their own aloe? Okay. Ganun pa, hindi naman pa siguro po masama yun, ano? Yes, yes. To be a competitor of the giants. Companies. So, yes, sir. Oh, yes. So, dito sa Pilipinas, parang bihira lang tayo nakakakita ng mga malalaking taniman ng aloe vera. Kasi ako, during my childhood days, okay, kasi sa bakuran lang namin may mga aloe vera. Yes, even yung mga kababayan natin yan, nagtatanim sila ng aloe vera. Alam ko ang purpose nila. Para sa mga, sorry ah, para sa mga tatay na napapanot. Pinapahid nila or pampakapal ng buhok. Yun yung ano yes, nila. Sir. Pero alam mo, sa pagre-research ko, ang aloe vera pala, good for the skin. Okay, pang yes, natural ano pala siya, pang ano tawag doon, moisturize. At the same time pang dagdag din po sa mga panggamot sa mga bruises, 'di ba? That's sa mga right inflammations. Pero I think mas alam mo 'yun dahil ito yung pinagkakabalaan mo ngayon. How long na ba itong farm mo, sir? All right, this started in 2014 ano. Okay. Yes, nag-start sila na maliliit pa sila ng mga aloes, no? And dati actually, it's not planted here. Nakatanim sila sa mga pasulang. Sa pasulang, yes. Usually, ganun talaga yung nakikita natin. Ha? Okay? So, sa paso, nakita ko kung yung growth nila. Tapos, nag-reach sila ng 1 year. Pag 1 year old na sila, saka sila magkakabulaklak.
Okay. So I was thinking, ito talaga yung aloe na kinakain, edible. Mm-hmm. Kasi meron po tayong mga iba-ibang uri ng aloe. So okay, yung nandito sa farm mo, edible siya? Yes, that is the Aloe Barbadensis Miller. Yun po yung kanyang scientific name. Ano? Mm. Kung hindi po siya Aloe Barbadensis Miller, you cannot eat that. Or it is risky to eat. Because okay. It may contain allergens. Pwede po kayong mamatay dun kung may allergy kayo. Okay, ayun ha. Warning lang din sa ating mga kababayan dyan. May mga aloe vera pala na pwedeng kainin. At the same time, may aloe vera din na hindi dapat kainin. So mamaya siguro, we can identify which one. Di ba? Meron ka ba dito ng aloe vera na hindi nakakain? Meron, sir. So, okay, I'll show you the difference. Makikita natin yung diferensya. No? Mahirap naman kasi na napanood nila ito, ay nakakain pala yung aloe vera. No? Kaya kailangan po natin i-check po, no? Bantayan yung mga anak natin, mahirap. Yes, or even yung mga may edad na. Baka mag-take sila ng na kainin niya ito, di ba? Ngayon, sir, ano ba kalaki kaluwang itong demo farm po ninyo? Yung demo farm mismo is only 10 by 12 meters. Meters, okay. At meron siyang mga 100 na aloes na planted. Kasi ang system po kasi nito is intercrop lang siya sa ubas. Okay. But then, kung wala po yung mga ubas, siguro mga 120 ang laman na aloe vera. Mm-hmm. Medyo compressed po yun, sir, no? Yes. Because it's a demo farming pa lang to. Yes. Because they can expand. Achieve, no? Mm-hmm. Yung width po nila, yung isang plant, ng halos dapat 1 meter yung space na ibibigay mo sa kanya. Yung per plant? Yes, sir. Because hindi ko rin na-expect yun na ganun pala sila kalawak and ganun sila kalaki. Mm. So, later on, makikita po natin dun, ano? Mm-mm-mm. Na hindi dapat nagdidikit-dikit yung mga dahon nila. Yes. Okay, because may mga spine siya. So, pwede niyang masira yung katabi niya. Yes. Lalo na pag natusok. Pag natusok na yung leaf, masisira na po siya. Okay, siguro to better grasp the idea, no? To better understand this aloe vera, siguro better to check yung demo farm nila mismo. So, lalapitan natin. Okay, tara. Let's go, sir. Alright. Okay. Okay, so ito yung 10 by 12 meters lang, ano? This is a very small space. But then, kinompress ko yung aloe vera dito. Mm-hmm. So, you will see some aloes here na magkakadikit talaga. And mm-hmm. we have some aloes na magkahiwalay. Now, considering na yung isang plant, it can accommodate a 1 meter diameter, no? Yung lapad niya. Oo, kasi mm-hmm. akala natin ang aloe lang ay sobrang liit. But then, yes. No. Matured aloe, for example, I will show you one 5-year-old aloe na ina-harvest na natin, no? Kinukunan na natin ng mga dahon because meron ditong isang actually shampoo and soap maker. Mm-mm. Dito niya kinukuha yung aloe vera. Okay, parang supplier ka na. Yes, I supply him, then he supplies me with the product. Ganun kami. Okay, so win-win yan. Okay, siya lang yung tagagawa. Siya yung tagagawa. Okay, pero kayo sir, sinusupply ninyo, how much naman yung selling price ninyo sa kanya? Actually ngayon hindi pa kami nag-uusap with the selling price. Okay. But then yun nga kunin niya lang yung mga kunin niya yung aloe ko, aloe. Then mm-hmm. he process it and he gives me the product. Finished product, yes. Okay. Kasi startup din siya, sir. I wanted to help him with this industry. But then we talked about, sabi ko, pagdating ng panahon ako na magsusupply sa iyo. Mm-hmm. And then share na tayo. Yeah. Walang problema. So basically parang wala pa talagang total kita na income. So parang talaga nagsisimula pa lang. Startup talaga, sir. Oo. Yeah, pero how much is the puhunan naman? Okay, ang puhunan po, ano? Itong sinetup mo na ito, how much do you spend for this? Siguro po, kung wala yung greenhouse, no? Sabihin natin na baka po. Kasi kahit wala ito, pwede ka naman mag-time, yes, di ba? Exactly. Kasi ideally, ang kailangan direct sunlight. Tama kailangan po siyang direct sun and may sikreto din po kasi pag nag-simulate kayo na parang desert environment. Mm. Kasi originally, aloes are growing in the desert, hindi po siya sa kasi tropics. Kasi pamilya siya ng cactus, right? Medyo i-clear natin yun. Okay, hindi sige po siya cactus. Okay. Lily family siya. Lily family? Yes. Okay. Mukha lang po kasi siyang cactus because of the spines, no? Mm-mm. But then, ang kapamilya niya po ay ang mga onions at garlic. Oh, nakita okay. Niyo po ang garlic and onion. Ang mga ano yan, power herbs, you know, power spices. Yes, yes, right. So this is also a power herb.
Okay. Aloe, okay. Kaya pala, no? Oo. Regarding po sa ano, sa capitalization, actually, kung meron po kayong maliit na land, ang expenses nyo lang dun is, you will buy the planting materials. Okay. So we have the small planting material is 100 pesos. Okay, yung parang pinaka, let's say, seedling, parang gano'n? Yes po. Okay. Yung parang pinaka-baby niya. Okay. Siguro, pero established na po siya, probably it has 5 leaves. Tapos pag mga 6 or 7 leaves na medium size, it's 200 pesos. Okay. Then, yung mga 6 months old, mm-hmm, yung po medyo mahal, nasa 350 hanggang 500. Depende yung, po sa height. Sa laki, okay. Yes, tumataas na rin pala siya. Okay. No? So starting from 100, 150 up to 500. Mga yes, ganun. Sir. That's right. Okay. So magandang negosyo rin pala ito, no? Sa totoo lang, sir, if mm-hmm, you have a big space, then you have this supplier ka ng planting materials pa lang, sir. Yes, but how long it will mature? Ilang months or years bago siya pwedeng i-harvest? Okay, after separating from the mother plant, kasi nanganganak po siya, no, meron siyang pups. Okay, kahit katulad nito, no, papakita okay, natin. Ayan po, nanganganak siya. Ito pong ano na to, na plant na to, how long is this? Ilang years na ito? Okay, kung since po siya ay nanganak, nagsimula lang ng manganak, so this is 6 months old. Okay, so 6 months pa lang nanganganak na siya? Yes, sir. Okay, so we can see this, oh, mga kabidyo. May mga parang ano na siya, baby aloe vera. Yes, sir. Okay, so after 6 months, nanganganak na siya. Yes, then? Sir. So, yan po, pag kinuha mo yung anak na yan, so itinanim mo na ganito. So, this is, I think, mga 2 months na. Mm. After from that, yes, a small pups, ito, mga 2 months old na. Okay. So, ito po yung nasa 200 pesos natin na binibenta. Okay, so alright, medyo may ano lang din pala, no? Medyo pricey ng konti. Pero malaki naman ang potential. Yes, sir. Okay. And I think it's just a startup kasi probably one day it will, this plant can become 100 pesos only pag marami na po tayong supply. Okay, tama, depende tama. Po, kasi ngayon po, malat, mababa para masyado ang supply. Okay. Sa isang mature na plant na aloe vera, ilan ang kaya nating i-harvest na leaves? Yung question po muna, sir, kanina regarding sa harvesting, no? Mm-mm. Yung hindi pa po kasi natin, for example, i-harvest yung ganito kanina. 6 months, oo. Hindi siya ideal. So, ilang taon? Ilang? 1 year. 1 year pwede na natin siyang i-harvest? Yes. Actually, you can okay, harvest naman na po. Ano, yung mga maliliit na mga, yung mga dahon na nasa ilalim. For propagation naman yun, pamparami. No, sir. Hmm. Yung plant, kailangan mong i-maintain na ganito siya. Wala na siyang masyadong mga dahon sa ilalim. Okay, para mas mabilis siyang lumago? Exactly. Mas mabilis okay, po itong top portion mm-hmm, na lumaki. Okay. Okay. So, yung 1-year-old, pap, ay yung mga 3-year-old aloes. This one? Okay, let's go. Okay. Ito mga 3-year-old na po ito? Ito po mga 3 years old na po ito. Okay. Na-harvestan mo na ba yan? Madami na, sir. Pag-harvest from lower part, from yes, matured sir, one. Okay. Aloe harvesting, hindi po tayo nag-harvest on top. Okay? Okay. It is a mistake. Nakikita uh-huh, po natin sa mga videos, even sa YouTube, makita mo, pinuputol nila from here, which is a no-no. Ano? Pakita po natin kung paano pa i-harvest ang aloe. Okay, so we will check siguro doon, mas maganda yes, para mas malaki doon. Pwede so, po natin itong i-harvest. Okay, isa. Sige, paabot na lang siguro kay ano, yung kasama natin. Yes. Ayan. Sige, we have, anong tawag dyan? Parang carrot po carrot, ito eh. Okay. Actually, ito po kasing carrot na to, ito yung gagamitin natin. So ito pwede nang ano, 3-year-old plant, pwede nang harvestin. Kasi after a year, pwede na siya, di ba? Okay. But this time, pwede na po may ano ba tayo? Parang criteria para makita natin, pwede na itong leaf na to. Yes, may criteria po. Mm-mm. Nakikita po natin, ito po yung tingnan natin, ano? Okay. Itong plant na po ito, ang harvestable dyan ay yung mga dahon mm-hmm, na nagbe-bend na outwards. Mm. Okay, so, oh, kasi ito straight siya eh. Exactly, sir. Okay. Ito straight. So, ang pag mag-harvest po tayo dito, ang maiiwan lang talaga dito is yung mga straight. Ito. Okay. The rest, you can harvest them. Okay. So, imagine guys, no? Ayan, mapapansin ninyo, itong mga leaves na to, straight lang siya. Pero pag pwede na daw harvestin, ito yung mga medyo nag-grow outward na siya, no? Yung yes, medyo nagbe-bend na siya. Yes, sir. Kasi meaning yun, matured na. Yes, sir. Okay, so let's try, no? Okay. Kung ano ba yung pwede nating harvestin. Magiging expert ka na, sir, sa So, yung ilalim po niya, ayun, doon po yung connecting portion. Sasagad mo ba, sir? Meron lang po dito kasing area na maiiwan pa rin talaga. Yes, sir. Sige, let's try. Paano po ba? Alright.
So lahat ng mga nasa ilalim dito, pwede na natin kunin. Mm-hmm. Okay, we start from the bottom part, no, pinakailalim niya. Mm-hmm. So this one is the bottom part. Okay. So gawa ka lang ng konting cut dito. Mm-hmm. Siguro incision. Ayan, parang ganyan. Okay. Okay. So pag nasugat mo na yan, pwede mo na yung ilalim. Ayun! Ganun po siya. Alright. So not necessarily kakat mo siya talaga na todo, ano? Ito po kasi sir yung ano, ito po yung style. Ayun. Wherein you can store. Pwede mo nyo itong, ito po yung binibenta sa abroad. Okay. So this is $1.50 abroad na po sa US. So ito yung ano niya, yung presyo niya, para ano lang, para maging clear lang sa ating mga ka-video. Binibenta raw ito abroad, it's $1.50, no? O 1.5? Yes, sir. Equivalent nito sa Pilipinas, how much is that? 155, 160 pesos. Okay. Isa lang po yan. O, ganyan po yung price niyan. We can show it, no, later on sa ano niyo. As an example ng one. Wow. So, sa isang plant, no? Uh-huh. Imagine niyo kung ilan yung pwede niyong i-harvest sa ganito ng 3-year-old, no? So, let's say, sa isang plant po ba, sir, ilang harvestan ang pwede nating magawa? Depende po kasi sa let's say, ano, di ba, ito ba yung inarbesan natin, ilang years na po yan? So this is 3-year-old, no? 3 years old, patulad dun yung tinitignan natin kanina. Yes, so this plant, pwede pong i-harvest to, I think monthly. Monthly, pwede ka na mag-harvest. So yung inalis po natin dito, na mga nakalaylay na, pati po ito matatanggal na, no? So considering natanggal na po natin, so, yan, na iyon lang. So possible, ilan ang ano nito, pwede nating i-harvest? Let's count. Sige po. Okay. Lipat ilan po tayo dito sa kabila, mas maganda po yung tingnan, ano? Oh, sige, yun. Sige, tingnan natin. Ayun, ang dami po kasi dito, ano? Ayan, medyo babat na tirik lang tayo sa araw ngayon. Pasensya na po, ano? So, we will ayan, get ayan this one. So, ayan. So, talagang good for harvest na yan, sir? Yes. Okay. Nakita mo naman, nasa baba na yung okay mga ano. Pasubok nga rin kung paano mag-harvest. Sige, sir. Ano, saan yung ano pwede? Ito, this one. Yes, sir. Kakat lang natin po sa ilalim, di ba? Sulatan niyo lang po ng konti yan. Yan, sir. Sige na po. Tapos silahin niyo po. Papunta doon sa kanan. Sige po. Hanggang bumigay. Okay. Ang galing. Ang dali lang pala, no? Akala ko nung una, kailangan total cut mo siya. Dito lang pala, slight cut lang. Yes. Ito po kasi, pwede mo itong i-ano sa mall, itinda, na hindi po yun masisira kahit isang buwan. Ooh, that's okay why. So, count lang natin, sir, yung possible na pwede nating ma... Alright. 2, 4, sige. 6, 8. So, parang up to 10. Yes, sir. Pwede up to 10. 10 leaves. Yes. So, meaning... Mag-math na lang sila, sir. Oh, imagine let's say kung 150 ito, yes, ang bentahan dito. Sige, sir. Kung sa isang harvest, okay, ha? Let's do the math correctly. Alright. Kasi yung mga ka-video natin, magagaling mag-compute yung mga yan, eh. Magaling yan, eh. Pagdating sa okay profit or something. Yes. Sabihin na natin, ano, minimum is 10. 10 leaves sa isang puno. Yes. Okay, na-harvest natin yon. O isang ano nito, dahon nito, 150. So that's equivalent to 10 times 150. That's 1,500, tama? Yes. Tama ba mga ka-video? Ayan, do the math na lang. Ilan ang puno mo dito? 100. Oh, 100 times 1,500. How much is that? Kayo na, sir, mag- 150,000? Yes. Tama ba? Pakicompute nga para correct yung ano natin, math natin. Ayan, hintay natin yung ano, para ano. Kasi mga ka-video natin talagang they are after with the computation, eh. With the profit, eh. Yes. 100 trees or plants times 1.5. Ayan, pinapakompute lang natin. 150,000 pesos. Imagine, kung talagang nag-mature na po lahat ito, and you harvest sa isang puno, let's say 10 leaves, okay, per harvest, and you have 100 plants, ang pwedeng kitain po sa isang pag-harvest lang is 150,000 pesos. Again, liit lang nito, sir. Every kailan ang harvest? Every month po pwede. Every month. So possible, monthly, 150,000. Ito pa, maliit pa lang tong farm mo, yes, na to. This is only 10 meters by 12, 12 meters. So imagine kung may isang hektarya ka nito. Wow. Mas malaki yun. Ang tanong ngayon, sir,
Ang problema namin, may tanim kami. Pero paano yung market? How do you solve that? So, ang tanong natin, nakakain po ba ito ng hilaw? Dapat po hilaw. Hindi naman sir masama. Medyo maasim ng konti. Maasim lang ng konti, no? Tsaka medyo ano siya, tawag nun? Slimy. Slimy! Yan po yung ano niya. Madulas! Yes, sir. So I think it's high time that Philippines, no po, mag-venture into aloe.